Ako'y nagpapakatotoo sa kapwa ko at sa Diyos ko. Bakit ako parati ang api? Bakit ako parati ang nangangailangan? Masakit to. Marami na nanguna sa atin ipinaglaban, lalo na yung ala. Pero hanggang ngayon, nasa laban pa rin tayo. Naalala ko po tuloy yung isang play sa Amerika, ang ngalan ay Camelot. Sa dulo po, nung namatay na po o namamatay na si King Arthur, tapos nung panahon na napakaganda nga na nangyaring sitwasyon sa Inglaterra, parang may isang linyang sinabi doon na kung di ako'y nagkakamali, ang sabi, "Let it not be forget that once there was a Camelot." Ang sakit naman siguro kung magkakaroon ng pagkakataon na magkaroon lang tayo kumbaga na simpleng bakasyon o kakaunting bakasyon at ang realidad natin ay nangyayaring buwabalot sa ating pulipunan. Ako po ay naniniwala. Pag ating pong titingnan ang buhay ng ating ina, siya po ay patunay na hindi kailangan manatili ang ating mga kababayan at ating lipunan sa kanyang kasalukuyang nilalagyan. Siya po ang nagpapatunay na tama makialam doon sa ating pong kapwa. Tama na tayo ay may responsibilidad sa kanya. Tama na ipaglaban ang katwiran at tama. Tama rin po na sa dulo, kung tayo'y nagkukulang, ang Diyos na nagmamahal, garantisado magpupuno sa atin. Tayo ba ay dapat mabalik ko sa pangamba? Noong namatay po ang aking ama, siya ang aming pinuno, siya ang aming strategist, siya ang aming moral booster. Bigla na lang nawala yung sentro ng aming pinaiikutang mundo. Di ko akalain na darating ang panahon na magkakaroon pala kami part 2 nun. Siguro ayoko lang harapin ang katotohanan. Tayo ba ay dapat malungkot dahil tila sabi nga nung iba, mawawala na tayo dapat ang pag-asa. Ibahagi ko na lang po sa inyo. Kahapon po ay naglalakad ako dito sa mga taong nakapila para magpasalamat. Marami pong kabataan at pag sinabi kong kabataan, ay talaga naman pong nasa elementaryo pa lang. Sabi po sa akin, salamat kay Tita Cory. Damandama ho nyo sa kanilang mukha at sa mga sinasabi kung gano'n lang kamahal ang ating pong ina. Ang ganda ho tingnan na yung batang musmos nakikita nangyayari sa ating lipunan ay klaro sa kanya kung ano ho ang tama at ano po ang mali. Siguro ang kakailanganin lang po, ilapit natin itong kabataan to doon sa mga naligaw na, na nagbubulagan na nagbibingi-bingihan pa. At siguro ho, huwag na tayong lumayo. Kung titingnan po natin, may pag-asa pa ba ang ating bayan? Lalo na ngayon ng ating inspirasyon. Yung ating namuno ay wala na dyan para tulungan tayo.